Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Makapangyarihang Diyos, aming Yahweh El Shaddai, natapos po ang maghapon na seminar at ito po ang pinakahuli, ang mensaheng nagpapagaling. Dahil alam mo, Panginoon, kilala mo ang bawat isa. Sila may mga dinaramdam, may karamdaman, may saklit. At alam po namin, ito'y kailangan ng bawat isa. Hinihiling ko po sa iyong Ama na ang mensaheng ito'y sundan mo na iyong himala. Na ang lahat ng nandito, Panginoon, maging ang kanilang mamahal sa buhay sa kanilang tahanan. Gawa po iyon at mo'y mapagpalang kamay upang sila lahat ay magagsigaling sa pangalan ni Jesus. At Diyos, nagtitiwala po kami sa iyong katapatan. Dalain ko, Ama, na ang salitang itumimo sa aming mga puso at magatid ng kaliwanagan sa mga buhay na nadirin na. Diyos, umaasa kami na ang biyay at pagpapalay na ibuhos mo na at kayo'y aming pinagtitibay sa pamagitan ng aming pahinginig. Diyos, gamitin mo ang likod mo mightily, boldly, and powerfully kasama ang iyong mga mag-aawit. At dalayan ko pong punuin ang kalwalhatian ng lugar na ito. Maranasan ko po ng bawat isa. Sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo, ating purihin ang Panginoon. Thank you.
akong palapak ng mga buhay. Amen. Sabi niya kanina, nung sinanong ni Father, na kung itong inyong ginagawa ba ay mahalaga para sa inyo, hindi ba ito useless lang o baliwala? Mahalaga ba? Yan, kitang-kita sa mukha na mahalaga itong gawain mo, di ba? Sino sa inyo ang gustong kumaling? Taas ang kamay na gustong kumaling. Yan. Panginoon, ang dami kong pagkakalingin. Yan, iba't ibang uri ng sakit. At ang pinakamatinding sakit, sakit sa bulsa. Amen. Lahat halos siguro tayo may ganun, ano? May kabulagan. Pero sabi ng Panginoon, pag nagtiwala ka sa Kanya, hindi ka magbubulang. Ang mabuting balitang aking iyahin sa inyo ay mula sa Exodus chapter 15 from verse 22 hanggang sa mga sumusunod. At ganito ang sinasabi ng banal na kasulatan, pinagayak ni Moises ang mga Israelita at umalis sila sa dagat ng pula patungo sa ilang ng Shur. Tatlong araw na sila naglalakbay, ngunit wala pa silang nakikita ng tubig. Sa wakas, dumating sila sa batis ng Mara, ngunit hindi nila mainom ang tubig nito dahil mapait. Kaya tinawag nila ito batis na mapait. Nagreklamo kay Moses ang mga Israelita. Ano ngayon ang iinumin namin? Dahil dito humingi ng tulong si Moses kay Yahweh. Itinuro naman sa kanya ang isang putol na kahoy. Kinuha ito ni Moses at inihati sa tubig. Nawala ang pait nito. Doon sinubok sila ni Yahweh at binigyan ng tuntunin. Pakinggan nyo ang tuntunin dito kay tumingin. Ito ang tuntunin. Ang sabi niya, kung ako ay buong puso ninyong susundin, kung gagawin ninyo ang matuwi at susundin ang aking kautusan at mga tuntunin, hindi ko ipararana sa inyo ang alinmang sa mga sakit na ipinadala ko sa Ehipto. Akong si Yahweh ang inyong manggagamot. Pagkatapos nakarating sila sa ilim at doon ang may 12 balon at 70 puno ng palma at sila'y nagkampo sa tabi ng balon. Mga kapatid, ang mga salita ng Diyos. Pag hindi po kayo sumayaw, tsaka pangit kayo. Kaya lahat po tayo sasayaw. Ang hindi sumayaw, pangit. Okay, hanggang po kayo sumayaw. Ang ating sasayawin ay nag-iisang hari. Thank you.
Sabi ng Matthew chapter 4 verse 4,
Hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tao. Pag sa mga salitang nabubutawi sa bibig ng Diyos, kailangan din natin ang tubig ng buhay, ang salita ng Diyos. Anong ginawa ni Moses? Anong ginawa ni Moses? Nagdasal, ano? Tumawag kay Yahwe. At sinawi naman, nakakita si Moses ng sanga ng isang kahoy. At doon sa batis ng Mara, na yung batis ng Mara, ang tubig ay mapait, parang ang palaya. Mapait yung ang palaya. Parang yung mukha minsan. May mga tao ang mukha ay parang ang palaya. Yung problematic, asthmatic, at walang atik na ko, kung tingnan mo parang ang palaya. Pero yung punong-puno ng espiritual na pamuhay, may salita ng Diyos, ang kanilang mukha, mukhang ubas. Makinis. So, anong nangyari? Yung sanga ng puno, inihagis doon sa bukal ng Mara. At ang tubig na mapait ay naging nawala yung pait. Nawala yung pait. Alam nyo, pag ang buhay ng tao ay hindi pinahalagahan ang salita ng Diyos, ang buhay mo'y napakapait. Paano ba na isa sa larawan ang buhay na mapait? Punong-puno ng problema, no? Ano ang madalas na problema ng tao? Pamilya, pera. Bakit naman ano ang problema sa pamilya? Mga anak na mababait. Kung hindi, yun, alam lang nila yun. So nagiging problema yun, no? Kaya mahalaga ang salita ng Diyos, ang tubig ng buhay. Kaya kung kayo na mga baguhan na dumalo ngayon, wag na wag niyong babaliwalain ang pagdalo, dahil ang pagdalo ay pakikinig ng salita ng Diyos, at ang salita ng Diyos ay nagbibigay ng kalakasan, ng susol, ng sulitanin, ng susol, ng problema natin. Amen? Amen. Hindi masusol, hindi malulutas ang suliranin ng tao kung ito'y iyong sasarilinin. Sabi ng salita ng Diyos, according to the letter of Paul, sabi niya doon kay Timothy, cast all your anxiety unto Him. Ipagkatiwala niya sa Diyos ang inyong mga suliranin. Kanino daw ipagkatiwala, sister? Sa Diyos, siya ba ang mister mo? Ay, guwapo, parehas kayong magkatulong. Bagay na bagay siya naman yung inyo. Mother, ayun namang nasa dulo. Kapitbahay. Naku, may award kayo kay Lord. Kasi mag-asawa, yan yung tungkulin ng mga coordinator. Alagaan yung mag-asawa. Nakasama pa yung nanay niya. It's a model to the community. Pulihin si Lord. Amen. Kaya pulihin natin ang Panginoon. Sana ang lahat ng nandito kasama yung kanilang pamilya. Family. Appointment with El Shaddai. Ha? Ayun yung sabi ng sister kanina. Ang problema minsan pamilya, dahil kung hindi kayo sama-samang pumunta sa simbahan, talagang mamumroblema kayo. Kaya sabi sa sinasabi ng salita ng Diyos, at the family that prays together stays forever. Kapag sama-sama kayong nananalangin, hindi yung kanya-kanya, bahala ka sa buhay mo. Ay, walang mangyayari. Pero pag sama-samang tulad nila, lalong kung buwapo si Mister, lalong gaganda si Mrs.,
may mga anak na ba kayo? Ilang po? Lima po, limang po. Lima. Kaya masarap po yun. Ha? At kayo ang magiging gabay sa inyong mga anak. Nagiging problema ang mga anak. Ito'y dahil sa magulang. Parent, ang magulang ay hindi po nanggugulang sa anak. Ang magulang ay ibig sabihin mature, you are the model to your children. Ikaw ang modelo sa iyong mga anak. Kaya pag modelo ka sa iyong mga anak, kami po, ako po, tumiramin sa ganitong squatter sa bigutan. Ang sabi ng iba, kapag daw ikaw ay tumira sa squatter, mahawahan yung iyong mga anak ng environment. Magigiraw masama ang iyong anak. Pero ginabayan namin yung anak ko. Sa una kong asawa, ang anak ko ay lima. Sa pangalawa kong asawa, dahil namatay na po yun, brother, baka mamaya sabihin mo, bawal mag-asawa ng pangalawa pag may buhay pa. Namatay kasi yung pang-una kong asawa sa panganak. So after 7 years, pagkalimas ng 7 taon, ayaw ko na sanang mag-asawa. Kaso bigla akong gininaw. Nung po ako'y giniginaw na, sabi ko, Lord, gusto ko pong mag-asawa muli. Kasi naaalala ko yung aming pagmamahala nung una kong asawa. Alam mo naman, maalaala mo. Ha? Lalo na kung masaya talaga. Isa na maawit ka pa. Memories in the corners of my mind. Naalala mo. Yung parang naaarte na galog dati na nung para maaitidihan nyo. Ala-ala nagpapalik. Memories in the corner of your mind. Nakasama muli ako. Mga kapatid, nagkaanak ako ng 3. Yan yung bunso ko, yung gwapo niyan. Yan. Si Kuya David. Nakatira kami sa bigutan. Sa una kong asawa, squatter po kami sa bigutan. Ang bahay po namin isang kwadrado lang. Ang aming comfort room, tabing-tabing na sako, na pag tumayo ka, kita ka hanggang dito. Butas lang yun. Walang inidoro. Ganon kami kahirap. Nung wala pa kaming comfort room, flying saucer, lumilipad. Ay minsan, nagulat po yung kumakain sa gitna, biglang bumagsak yung flying saucer. Akala nila ay kalabasa. Ay, usok-usok po na sa aming flying saucer. Walang comfort room. Ganon kami kahirap. Pero ang ginabay ko, ginabayan namin yung mga anak namin. Yung anak namin, ayaw namin palabasin, ayaw namin pabarkadahin. Doon lang sa compound namin, sa loob ng bahay, tinuturuan namin na huwag silang makikisama sa hindi tamang taong pakisama. Nasa sa magulang yan. Ang pagdisiplina sa mga anak ay nasa sa magulang. Kapag ang magulang ay may panahon na makinig ng salita ng Diyos, sila'y magiging gabay para sa kanilang mga anak. Amen. Eh, paano kung ang magulang ay pinapaubay na lang sa asawa? Isimba ka! Ay, ikaw, malaki, tatagoy-tagoy na lang. Mali! Kaya mahalaga yung UMS dito, pupunta kayo lagi. Pupunta kayo lagi dito tuwing UMS sa gawain. Kala mo po, nung ako po'y tumira sa likutan ay 1981. Hindi pa po nag-umpisa ang El Sedai. Ang El Sedai ay nag-umpisa 1984. At tinawag ako ng Panginoon sa El Sedai 1986. Nung ako'y mag-El Sedai, squatter kami.
maliit na kapirasong bahay. Mga kapatid, nung makilala ko si El Shaddai, yung kapirasong bahay ay naging mansyon. Yung bahay namin ngayon sa likutan, kami ang unang-unang nagka-title sa likutan ng taong 1984 nung mag-El Shaddai na kami. Mga kapatid, ang buong pikutan ng Laisquater, yan ay under military reservation, pero nung pong idiklara ng presidential decree ng dating Pangulong Marcos yung po ibinigay sa amin, hindi binawi ng sumunod ng mga presidente, at hanggang ngayon, lahat ng nandun ay may mga titulo na. It's because of the power of prayer. Ako'y naniniwala sa inyo, nothing is impossible. Darating ang araw, magkakaroon kayo ng inyong sariling bahay na masasabing tunay! Tunay na tahanan! Amen? Dati nung pasabit-sabit lang ako sa tricycle, ang aking pangalian, isang banana cue, happy-happy kami ng mga kaibigan ko. Pero nung nag-El Shaddai na ako, yung mga lugar na hindi ko napupuntahan, mga restaurant na hindi mo nakakainan, ay binigyan ng Diyos ng panahon para kami makakain sa noon. Hindi ko alam noon ang Jollibee, bro. Akala ko noon bumuyog yun. Hindi ko alam. Ano yung Jollibee? Ano yung Jollibee? Masayang bumuyog. Jollibee, di ba? Pero tingnan nyo mga kapatid, dahil sa pag-attend at pagtugon sa panawagan ng Diyos, ang buhay na naghihirap, may sakit sa bulsa, ay pinagbalat, pinagaling ako ng Panginoon. Sa sakit sa puso, lumalaki ang puso ko noon, enlargement of the heart, mayroon akong rheumatic heart disease, mayroon akong apat na bara sa puso. Pero nung ako'y tawagin ni El Shaddai, lahat po ng aking sakit, sakit sa puso, hepatitis, ulcer, at ako ano ang pangmasakit na na-detect, lahat ng yun ay pinagaling ng ating Panginoon. Sa Diyos ay walang imposible. Kaya sabi ni Yahweh kay Moses, Moses, kailangan sila sumunod sa iyo. At ang sabi ni Moses, nagbigay siya ng decree. At ang sabi ni Moses, at na sinabi ni Yahweh, kung kayo ay buong pusong susundin ng aking kautusan, at kayo tatalima sa akin ang buong puso, hindi ko ipadadala sa inyo ang alimang uri ng sakit na pinadala ko sa Ehipto. Ako si Yahweh ang inyong manggagamot. Mga kapatid, ang pananampalataya sa Diyos ay nagpapagaling. Ang pananampalataya sa Diyos ay nakapagpapasagana ng buhay. Ang pananampalataya sa Diyos ay natutupad ang iyong mga pangarap sa buhay. Pangarap ko nung magkaroon ng sasakyan, binigyan kami ng sasakyan. Alam niyo, unang-unang binigay sa akin sasakyan, Mercedes-Benz. Kanya lang, second hand. Bigay ng isang doktora, bigay lang. Isang taong ginamit ko, itinirik ako. Wala pa akong asawa nun. Sabi nung isang picture, Sir, madalik, bigay mo na lang sa akin yan. Akin na lang yan. Inoko yung susi. Ako lang naman mag-isa eh. Wala pa akong asawa nun eh. Bago pa lang ako. O yan, yun na yan. Pinigay ko na. Ang kapatid. Nagkaroon ako ng second hand pa rin. Magod pa dun. Lagi akong tinitirik. Napapahiya ako at ayaw kong ganun magtutula ka sa gitna ng highway. Kaya nung ako po ay biglang tumibok ang puso at gininaw. Sabi ko, gusto ko na muling mag-asawa. Tumating ang misahe ng Diyos, anak. Pag ikaw ay may sakyang luma, lagi kang ititirik. Kaya kung mag-aasawa ka, brand new.
hiningi at binigay sa Lord, binigay sa akin talaga. Mas bata sa akin, 13 years, ang gap ko sa kanya. Dahil sa Diyos ay walang imbusa. Ngayon ako 66 na, siya ay 50 lang yan ngayon. 50 years old yung asawa ko ngayon. Ako 66 na, ha, enjoying 20% discount. Ayaw ko sana sabihin yun, kasi hindi pa na ako mukhang 66. Sabi ng iba, mukha lang akong 36. Kaya ako ng mag-asawa ko, pinasal kami sa Don Bosco, Makati. Dahil nga dati is water, pinagpala, iniangat ng Diyos. Dahil kung kayo ay laging a-attend sa gawain ng Panginoon at lalalim ang inyong pananampalataya, sabi ng Panginoon sa John chapter 15, verse 7, kung mananatili kayo sa akin, aniya, at mananatili sa inyo ang mga salita ko, hingin nyo ang inyong kaibigan at ibibigay ito sa inyo. Kailangan ko'y manatili lagi sa Panginoon kaya hindi ako ma-absent sa gawain ng Diyos. Dahil dahil natin manatili sa Kanya, huwag na huwag kayong ma-absent tuwing Huwebes dito. Dahil pag kayong umabsent, delikado. Bakit, brother, is delikado? Kasi pag umabsent kayo, tiyak, wala kayo rito. Kaya dapat kayong lagi nandito tuwing Huwebes. Ha? Dahil sabi ng Panginoon, manatili kayo sa akin, nananatili sa akin at ako sa Kanya, ang siyang mamumunga ng sagana. At kung mananatili kayo sa akin at mananatili sa inyo ang mga salita ko, hingin nyo na. Humingi na kayo ngayon. Hingin nyo na ang inyong mga ibigan. Ibigay sa inyo. Sinubos nyo ng sarili bahay. Sarili bahay tayo sa kamay. Huwag kayong makontento sa lugar niyo ito. Dahil kung pwede kayong bigyan ng Diyos ng bahay sa Ayala Alamang. Sa Diyos ay walang imposible. Kung sa likutan na yun yung bahay ko, tatlong palapag, may doon, andun yung factory ko, andun yung aking laboratory, hindi ng drugs, laboratory ng aking herbal products. Ang nag-aasikaso yung anak ko sa una, mga kapatid, nandumpalin hanggang ngayon. Sabi ko, Lord, bigyan niyo naman ako ng mansion, binigyan kami ng mansion. Ando kami ngayon nakatira sa Ambel Mansion. Dahil sa Diyos ay walang imposible, ang hawakan mo, yung ulitin ko para matandaan nyo, John chapter 15, verse 7. Kung mananatili kayo sa akin, yung pagtalo pananatili sa Panginoon, huwag kayong a-absent. Kung mananatili kayo sa akin, at mananatili sa inyo, sa puso natin, ang mga salita ko, sabi ni Jesus, hingin nyo na ang inyong maibigan at ito'y ipagkakaloob na sa inyo. Binigyan ako ng panibagong asawang maganda, kamukha dati ng katawan ni Alma Moreno. Masasabi yan ng anak ko. Pakikilala niyo po yan, ang aking sister wife si Luisa. Siya po ay nagtatrabaho at inuutusan tayo ng servant leader. Siya ang tagapag-asikaso ng mga lupa, titulo ng ating mahal na servant leader. Mga kapatid, yung binigay na mansyon sa amin, yung po yung cash mo, hindi utang. Binigyan ako ng brand new car at ang ating asawa, may kanya-kanya kaming sasakyan. Bakit? Ang Diyos natin mayaman, ang Diyos natin malaki, ang Diyos natin ay hindi sinungaling, ang Diyos natin ay nagbibigay ng lahat ng ating pangangailangan. Hindi nagbibigo ang Diyos
sabi ni Jesus, unang Diyos na si Yahweh, kung ako'y buong puso ninyong susundin, buong pusong pagsunod ang pagtalima sa Diyos, at susundin niyo ang aking mga tuntunin, susundin niyo ang aking mga utos, sabi ni Yahweh, hindi ko na ipadadala sa inyo ang anumang uri ng sakit na ipinadala ko sa Ehipto. Ako, Anya si Yahweh, ang inyong manggagamot. In other words, kung kayo may sakit ngayon, magagalingin kayo at hindi na babalik-balik ang sakit na yon. Yung mga tao, nagkakasakit pa ulit-ulit yung sakit hanggang sa mamatay na may sakit. Pero mula nung hilingin ko, hindi na bumalik yung sakit na yun. Yung aking katawan ng tulad, di palitong payat na payat, sabi ng mga tao, isang bulat nila lang, hindi pumiprama sa akin. Nakahoy pagalingin ni Lord, ito naging malusog. Dahil ang Diyos, ang sabi ng Exodus 15:26, ako ang Diyos na manggagamot. I am the God that healed me. Ano ang dapat yung tandaan bago tayo manalangin para kayong lahat ay gumaling? At pagdating ng panahon, magtsaga lang po kayo. Si Abraham, bago tinugon ng Diyos, mahigit na 20 taon nang ibigay sa kanila ang kanilang anak ni Sarah na si Isaac. Magtsaga lang kayo. Pag kayong susuko, lumanas pa kayo ng iba't iba po rin ang pagsubok. Huwag niyong ipagpapalit ang Diyos. Huwag niyong ipagpapalit sa alok ng Diablo ang Panginoon na kilala din na siya. Huwag na huwag kayong susuko at huwag na huwag niyong ipagpapalit ang mga pangako ng Diyos sa mga pangako ng Diablo. Manali kayo at manghawak sa salita ng Diyos. Kung may hirap, may ginhawa. Kung may dilim, ay may liwanag. Iyan ang pangako ng ating Panginoon. Dating pari, pinapagwapo. Yung dating matigas ang puso, pinapalambot. Yung dating mahirap, pinapayaman. Yung mga walang pera, binibigyan ng pera ni Lord. Yung nangihina at nilulupay-pay, binibigyan niya ng kalakasan. At yan ang nais ng Diyos. Ano, brothers, ang susi? 100% wholehearted heart, buong pusong pagtitiwala, buong pusong pananalig sa Diyos na di mo siya ipagpapalit sa anumang bagay sa mundo ito. Kayo-kayong lahat, dahil nababasa ko sa inyong mga mukha na para bagong sinasabi, Margaret, tapusin mo na. Parang nangungusap kayong pagod na kami. Gusto na namin magkahinga. Mga kapatid,
Jesus, we
anak ng babalikan ng mga sakit na pinagayas mo namin sa pangalan mo. At inaamin ko na po at inidiklara namin ngayon na kaming lahat ay good health! Walang sakit! Magaling na! Malakas na! Mayaman na! Tagumpay na! Salitang wala. Lagi tayong mayroon dahil sa ngalan ni Jesus. Amen? Amen. Okay, taas ang lahat ng prayer request. Prayer request nyo. Nahulog nyo na? Naku, nahulog na. Dinala na ng baro yun. Hinulog nyo kasi doon, iba kasi na sa simbahan, iba yun sa prayer meeting. Dapat pagkahihulog. Pag sa simbahan, anong ginagawa ninyo? Iba pinipili nyo, pinakamaliit. Pakita sa lahat ng ha, so tandaan nyo, mayroon na kayo, ha? Ha? Yan lagi nyo i-declara. Kasi kung ano ang inyong isipin at sabihin, yun ang mangyayari. Mangyari sa akin yun. Yung natin na hindi ko siya bandigar, wala sa bukang wala natin yung salita wala. Lagi natin isipan, mayaman na tayo, I am rich, I am strong, I am good health. Laging didiklara mo yun. Huwag mo sasabihin mahirap ang buhay. Okay? Huwag mo sasabihin may sakit ka. You are good health. Ang sinabi mo, mangyayari sa'yo. Amen. Okay, taas lahat dyan. Ama namin Diyos, pagbasa ng mga bagay nito, panyo, asin, langis, Biblia, wallet, bag, passport, aming mga kasukutan at pagpalain ng bawat pamilya, ang aming mga tahanan at Diyos, inaakit po namin aming mga prayer request ay answered prayer na. Lord, ang mga alat at dug namin, ibalik sa amin, siksiklis, hindi ka tumaapaw, dahilan ang aming pagsagana, pagyaman sa aming buhay. Sa ngalan ni Jesus, as we sing, give thanks with a grateful heart of Jesus.